Hugasan po natin mabuti ang ating mga paa ng manok. Tinanggalan ko na din po kanina ng mga balat at saka po yung kuko. Hugasan lang po natin ng mabuti. Then, lagay natin sa ating kaserola. Lagyan natin ng tubig. Lagyan din po natin ng mga isang kutsarang asin. Ayan. Ayan po. Pakuluan natin siya ng 15 minutes. Yan, kukula na po natin siya. Kailangan po mga 15 minutes lang para hindi siya ma-overcook. At mamaya po, tatanggalan natin siya ng buto. Ayan, after 15 minutes po, medyo malambot na yung ating mga paa. So, patay na po natin yung ating kalan at hayaan po muna natin siya ng mga 10 minutes pa na nakababad siya sa tubig na mainit para medyo lumamig pa po yung ating paa. At medyo lumambot yung ating mga papa. And after 10 minutes po, ayan, lalagyan na natin siya sa malinis na tubig para po mahugasan siya. Lalagyan ko din po ng konting yelo ng ating tubig para madali siyang lumamig. Okay natin, hiwain po natin siya sa gitna. Pagaling po natin siya dito sa mga daliri niya. Dahan-dahan po natin siyang tatanggalin sa laman. Ayun ako, medyo mainit pa. Dito din po natin siya hiwain sa ibabaw niya. Ayan. Diretso po. Parang mas madali po dito sa ano na to eh. Dahan-dahan lang po natin siyang kunin. Ayan, Bilis lang po. Bilis lang siyang matanggal. Kaya lang po talaga, sa pagtatanggal nito, kailangan matyaga ka. Hindi po pwede dito yung medyo mainipin. Kailangan talaga matyaga po tayo. Ayan, ganyan lang po. So, mukha pa din po siyang paa ng manok, diba? Pero wala na siyang buto. Lambot na po siya, oh. Okay. Ngayon po, ganito po ang mangyayari kapag ka natanggalan na natin sila na lahat ng buto. Pag na-debone na natin yung ating paa ng manok or chicken feet. Ayan, ganyan po magiging itsura niya. Lambot na po niya, oh. Ito po yung nakuha kong buto. Ayan. Kailangan lang po talaga ng matyagang matyaga kayo sa pagtatanggal ng buto. Pasensya. Ayan. So, ayan, pe-prepare na po natin yung mga kakailangan nating sangkap para sa adobong paa at saka po sa prito. Ayan. Everyone, magandang buhay! At ngayon na lang po, isang episode na naman to ng Levi's Sweet, yung pagluluto natin ng chicken feet. O tapos, di ba, binibaw natin to kanina. So, ayan. Pakikita po namin sa inyo kung magluto tayo ngayon ng dalawang klase na pwedeng gawin sa chicken feet. Ayan. Let's go! Buksan muna natin yung kalan. Ayan. Maglagay lang tayo ng mantika. Ayan. Gagawin po natin ngayon ay adobo.
lobong paa. Dagdagan natin ng konting mantika para masarap. Ito lang po yung mga kailangan niya. Bawang, pamintang durog, tapos siling maanghang, tsaka lampo ay laurel. Ayan. Hindi po ako naglalagay ng sibuyas sa niluluto kong mga adobo. Bawang lang po, maraming bawang. Tapos ito po, ilagay tayo ng suka at tsaka toyo. Yan. Bango talaga ng bawang. Natin yung sili. Excuse me po. Yan, kailangan po medyo golden brown yung ating bawang. Lagay po natin yung kalahati lang ng ating dinibone na chicken feet. Ginagawa po natin yung ating laurel. Lagyan natin siya ng konting paminta. Dito tayo ng konting suka. Konti lang para hindi siya maasin. Inuna ko po yung suka para maluto na siya agad. Ito po tayong toyo. Siguro po mga 4 kutsara po. Hintayin lang po natin siyang matuyo. Ito. Ngayon, iyan na lang siya natin ng mga 3 minutes. Pakuloan po natin siya or hanggang sa matulito. Parito siya po sa mantika. And then, finish na! Ganun lang po siya kadali. Nagawin naman po natin ngayon ay ipiprito natin yung natira nating chicken feet. Ito naman po yung mga sangkap niya. Lagyan po natin ng 1 kutsarang harina. Tapos 1 kutsara din po cornstarch. Lagyan natin ng konting paminta po ulit. Lagyan natin siya ng konting magic syrup para malinamnam po. Konti lang. Hiluin po natin siya. Lagyan natin siya ng 1 itlog.
Bigyan din po natin siya ng konting asin. Ayan. So, syempre, tubig po. Lagyan po tayo ng mantika. Isa po natin siyang ididip sa ating ginawang breadings niya. Pati na po natin ito lahat. Lagyan na po natin ng isa-isa. So, kailangan po huwag masyado crowded. Para malutong siya. Maluto. Hiyan po natin siya mapirito. Hintayin po natin na mag-golden brown. Then, pag nag-golden brown na po, finish na. Ayan, golden brown na po siya. Pwede na po natin hanguin. Lagyan lang po tayo ulit. Okay. Masahan, lutuin po natin silang lahat. Hello po, ayan. So, ito na po yung ating finished product na adobong chicken feet. Ayan, tingnan nyo, nagmamantika siya, diba? Ang sarap. At syempre, ito po yung ating fried chicken feet. O, diba? Sarap. Okay, that's it! Manatin ito. Po yan, pray po muna ako. And, okay.
Alam niyo po bang first time kong makatikim ng dinibone na chicken feet? First time ko po itong ginawa. Dahil yan sa lip strip. Ang sarap! Diba? Ang cute. Promise. Ang sarap po. Yun nga lang. Kailangan lang po siya talaga ng sobrang pasensya. Matyaga, kailangan yung gagawa niyo to dahil hindi po biro magtanggal ng buto ng paanang manok. Pero, nakaya ko siya. Siguro yung 1 kilo na paanang manok, tinanggalan ko siya ng mga 30 minutes. Diba? Hindi rin naman makagawa. Siyempre, ang sarap dyan ng mantika. Hindi kompleto ang adobong manok pag walang sabaw na mantika, diba? Yun po ang masarap sa adobo eh. Yung nagmamantika, yung sabaw niya, mantika na halos. Sakto yung anghang, yung alat, yung asim ng suka. Perfect. Yummy po talaga. Makita niyo po ako, nandito ako sa ilalim ng puno ng mangga. Perfect. At dahil masarap yung luto ko, ipapalit tayo ngayon ng flour. Promise. I-try niyo po to. Bago to sa panlasa, sa ano na mga kasama niyo sa bahay. Yun nga po talaga kailangan na. Matyaga. Yun. Yun ang huwag mawawala. Matyaga. Matyaga. Color sila. Hmm?
hirap. Alam niyo po ba ang paano manok? Napaka-healthy po niyang karne. Alam ko dito, hindi siya nakaka-high blood. Tapos, napakayaman pa po niya sa collagen. Collagen is good for skin. Kung noon ko pa nalaman yun, sana pala puro paa na lang ng manok na kinain ko para gumanda yung kutis ko, di ba? Medyo maano po kasi yung balat ko eh. Medyo sensitive siya. Nakakita na po ako ng ginto. May nagtitinda po. Isang lalagyan lang siya ng square. Medyo mahal. Sabi ko, bakit ang mahal nung paanong manok na tinitinda niya? Nung tinry ko pong mag-debone, nasabi ko na siya na mura pa pala yung tinda niya. Kasi yung babayaran mo po pala doon, hindi naman yung kakainin mo ano eh. Dahil mag-e-enjoy ka talaga. Mag-e-enjoy kang kainin yung paa dahil walang buto. Tapos, ang hirap pala niya talagang tanggalin. Grabe. Actually, hindi naman ganun sobrang hirap. Pero, nakakangawit. Hapok. Sarap. Siyempre po. Kailangan. May dessert tayo ulit. Chupo tayo ulit ng atis. Oh. Wow. Ayan. Nakakasipon po ang alang. Ay, ayan. Sinusundan na naman po ako ng langaw. Ito pong mahirap sa probinsya. Talaga, hindi nawawala langaw. So, ayan po. Kung may nais pa kayo na mga ipagawa po sa akin o ipaluto, ayan, mag-comment lang po kayo. At please po, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe, mag-like, and share sa aking YouTube channel po na Love's Trip. Hanggang sa muli po. I love you all. Bye!